ang nakaraan sa Laging Handa Dokyu. So on a daily basis, 50 to 100 calls ang natatanggap dito. Ang active cases namin noon, umabot ng nasa 3,000 eh. Eh, nakita ka agad ni Secretary Andanar na yung mga nasa industrial areas namin ay bigla na lang iuwi rito, awaiting the result, eh positive. So kung ano yung mga problema nila, ay diretso nilang may paparating doon sa ahensya. Meron tayong programa sa radyo, sa TV. Pinagtatagpo natin ang local government at ang national government. Sana po naman na yung magbalik na nga yung dating sigla. So therefore, it's really a whole of community, whole of nation approach again. Hindi pa tapos ang laban eh. Showcasing, rediscover Laguna. Sa pagpapatuloy ng ating Laging Handa docu-serye, malaking parte ng ekonomiya ang umaasa sa turismo, kaya hindi makapagtatakang marami ang napilay ang kabuhayan nang magdeklara ng lockdown ang gobyerno noong Marso. Matapos ang ilang buwang pagsasara, inanunsyo ng Department of Tourism ang unti-unting pagbubukas ng turismo sa bansa na sinimulan ng Region 1. Ngayon, inihahandog ng Presidential Communications Operations Office, Office of the Global Media and Public Affairs, ang short docu tungkol sa ginawang paghahanda at mga ipinatutupad na safety protocol sa Region 1 para sa ligtas na pamamasyal ng mga bibisitang turista. Samahan niyo kaming alamin ang kwento ng unti-unting pagbango ng industriya ng turismo sa bansa. Ito po ang totoong kwento. Mula sa mga kabundukan hanggang sa dalampasigan, lubos na pinagpala ang industriya ng turismo ng Region 1. Pero nag-iba ang ihip ng hangin. Ang turismo ang pinaka-naapektuhan. In a span of March to June, we lost about 600 businesses. Ang magdeklara ng lockdown sa bansa. Walang nakapaghanda. Kaya the time dumating yung problema, ito sobrang laki talaga. Ako po si JV Arsena. Samahan niyo akong silipin ang ginawang masusing paghahanda ng Ilocos Region para sa pagbubukas ng turismo na tinatawag na Ridge and Reef. Matapos ang 10 oras na biyahe mula Maynila papuntang Bigan, okay lang mapagod basta't ganito ang sasalubong sa'yo. Isa sa mga paborito sa Ilocos ang empanada. Tara, alamin natin ang new normal sa pagkain ng empanada. Ito po ang new normal sa mga restaurant dito sa Ilocos Sur. Bago ka papasok, kailangan maka-fill up ka ng health declaration form. At kailangan din sumunod ka sa mga minimum health standards. Kailangan sundin ang physical distancing. At kailangan din 50% lamang ng mga kainan dito ang pwedeng i-occupy at 10 minutes din ang kanilang interval para sa sanitation kada customers. Kaya okay lang na bumiyahe tayo ng napakatagal kung ganito naman kasarap na empanada ang ating aabutan dito sa Bigan. Naimas! Sa aking pag-iikot dito sa sikat na Calle Crisologo, kapansin-pansin ang pagtamlay ng lugar dahil sa maraming nagsarang mga tindahan dulot ng kawalan ng bumibisitang turista.
Ang una po na wave na dumating sa amin is mga cancellations, cancellation of existing bookings. Wala po talagang tour, walang bookings. So, yun po, talagang wala po kaming trabaho during that time. Talagang yun po yung hard hit po namin, yung aming tourism sector. Kaya po talagang, kung makita nyo po ngayon, walang katao-tao po dito sa Wigan. So ang ginawa po namin, talagang tinutulungan po namin yung mga nagtatrabaho sa mga tourism industry. Yung mga waiter, yung mga hotel attendants, lalong na lang na po yung, ano, yung aming mga kutseros kasi sila talaga yung pinakakawawa. Nung nakarang taon, ma'am, ito na yung pagkakataon sana namin kumita ulit ng medyo malaki-laki kasi parating na yung ano namin, peak season namin, summer. Kaso lang, yun, dumating yung lockdown natin, wala kaming magagawa kundi sundin yung protocol ng gobyerno natin. Malaking bagay po yung pag-declare po ng lockdown kasi ito po yung kabuhayan namin. Dito po kami kumikita ng pang-araw-araw namin para makakain. Magsa-summer na. So buong, yun yung peak dapat para magpondo for the whole year eh, yung mga tao dito. So yun lang, problema. Dumating yung problema na yon, wala, bagsak lahat. Walang nakapaghanda. Kaya the time dumating yung problema na ito, sobrang laki talaga. Nag-collapse lahat. Yung first month, second month, hindi alam kung anong solution. Bagamat hindi nagkulang sa tulong at ayuda ang mga local government unit sa Region 1. Noong April po, nakatanggap po kami ng ayuda. Malaking bagay po sa amin yun, ma'am, kasi wala na po kaming pinagkakitaan noong panahon na yun. Wala na talaga kaming matrabahuan na iba kasi nagsara naman po yung mga ibang establishmento. Hangad pa rin ang ating gobyerno na maibalik ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Kaya't naglunsad ang Department of Tourism ng Ridge and Reef Program na layuning magkaroon ng malinaw na sistema para maingat at matagumpay sa unti-unting pagbubukas ng turismo sa bansa. Importante talaga mag-restart na ang tourism but with health and safety protocols in place. What we want to do is to open tourism slowly, surely, and responsibly because ang pag-open po namin is not to open to the convenience of everybody. It's to open because kailangan pong kumain ng mga tao. But we cannot forget that the virus is still there. And therefore, we had phase one where we included a limited carrying capacity of 50 persons or 50 tourists na pwedeng pumasok per province muna. And everything is going to be rolled out through pre-registration and pre-booking. Ano yung nag-motivate sa inyo, sa iyo, sa team ninyo to push for the tourism bubble? Ang main motivation talaga namin is yung mga stakeholders namin. Kasi lahat po sila, ang turismo ang pinaka naapektuhan. In a span of March to June, we lost about 600 businesses. We're very happy here sa Region 1 na kami po yung nag-trailblaze ng corridor dahil more than anything in this time, we brought hope. The hope that we can open. When we are planning to reopen tourism, it was not that easy, no? Ang daming naganap na consultation meeting with the stakeholders sa private sector, sa health sector. Inaral namin yung pag-open ng tourism. We came out with a technical working group sa mga four provinces including Baguio City. Nag-come out kami ng mga guidelines. Ang new normal para sa mga turista na gustong bumisita dito sa Ilocos Sur, kailangan nilang mag-comply dito sa ating mga requirements as of now. So una sa lahat, meron dapat silang negative result ng RT-PCR swab test taken at least 48 hours before travel. Number 2, kailangan po namin ang kanilang valid ID. Number 3, kailangan po namin ang kanilang confirmed hotel and tour booking from a travel agency po na located po dito sa Ilocos Sur. And then number 4, kailangan po namin ng individual QR Safe Pass code. So, kailangan po nilang mag-register sa Safe Pass app para po makakuha ng QR code. And then number 5, kailangan po nilang mag-undergo ng antigen test po upon arrival at the border. Kailangan po talaga ang booking is handled by a travel agency located here in Ilocos Sur. Since 48 hours po ang kailangan before mag-travel na meron tayong RT-PCR negative test result, at least po talaga kailangan siguro at least 3 days for processing po nitong lahat. So ang travel agency na po, kami na po yung bahala na mag-book. Kami na rin po yung bahalang makipag-coordinate sa ating provincial tourism office
And then the tourism triage na located po sa ating border dito sa Ilocos Sur, dun po sa pagdating ng mga turista po dito. Ang mga hindi po pwedeng gawin ng mga turista pagdating po dito is yung number one, mag DIY tour. So, hindi pa po pwede. Number two, kailangan po pag sa tour, gagamitin po yung sasakyan ng tour operator and it will be a guided tour. Number three, kailangan po mag-comply po tayo sa itinerary. We had the protocols in place already. This virus is new, no? So, evolving lahat ng protocols namin. Whatever we find ineffective, papalitan namin yan. Tapos, hindi baling i-call yung attention namin kung medyo stricto kami. Kasi yung priority naman talaga namin is to protect the province and protect the people inside the province. Kasama dun sa preparations namin, part of the Region Reef program talaga. One, prepare our tourism-related establishment. Prepare the community para dun sa pagbubukas sa mga turista. Sa bawat establishmento at pasyala na aming nabisita, nakabibilib ang mahigpit na pagsunod ng lahat sa alituntuning ipinatutupad ng gobyerno. Pwede na po tayong pumasok. Bawal pong pumasok pag walang face mask po, ma'am. Tapos social distancing at saka mag-ano po ng foot sa paa at saka mag-logbook muna at saka mag-alcohol po. At saka kaya po namin ginagawa to para sa kaligtasan ng mga turista. Pagpasok po natin dito sa Baluarte, so hindi po tayo pwedeng maglakad, mag-a-avail po tayo ng shuttle. Nire-required po namin lahat po ay mag-shuttle para iwas na din po sa kumpul-kumpul po, para iwas sakit na rin po na COVID. Tungkol sa pagsusot po ng face mask, pag-alcohol, pag-lock-in at pagkukuha po ng temperature natin, maximum po 15% lang po ang pwedeng pumasok dito sa loob ng museum para masiguro po ang social distancing. Yung maximum capacity namin ngayon, 80 persons po. Kasi kailangan po sa social distancing. Before po is 150 kami. Para ma-practice po natin yung mga health protocols na kailangan. Siyempre, hindi kumpleto ang Ilocos experience kung hindi ko mabibisita ang tinaguriang Malacañang of the North. Hey, Sek, welcome. Welcome to Malacañang of the North. Very, ang ganda dito sa Tawan. Yeah, one of our most famous tourist attractions, the former residence, of course, of my lolo, former president. Nakadagdag sa kumpiyansa ng rehiyon ang pangunguna sa pagbubukas ng turismo dahil sa matagumpay nilang nakontrol ang pagkalat ng COVID-19 virus sa mga probinsya. Early on, we benefited from an early lockdown. No, we locked down very early. Even before Luzon was locked down, we were already locked down. Our quarantining protocols were in place very early as well. So, kumbaga, we stopped it at the border. So everything was kind of cut off, which worked out well, of course. And luckily, I think here in Ilocos, we have lots of space, which works very well for COVID. COVID seems to thrive in densely populated areas, as amin. Everyone has their own space. Ilocos North is, in our humble opinion, is very underrated. Malayo lang. But when people come here, they appreciate the cleanliness, the beauty, and the sights that we have to offer. Napatunayan ko mismo ang sinasabi nilang underrated beauty ng Ilocos. Isa sa mga atraksyon dito sa Ilocos Norte ang sand dunes dito sa Paway. Pero dahil sa epekto ng pandemya, kailangan nilang sumabay sa new normal. Ang dating upatan dito sa 4x4, ngayon dalawahan na lamang. Pero sabi nila, okay lang, basta't enjoy ang ating mga kababayan. Nakatutuwa na personal kong nasaksihan ang kooperasyon ng taong bayan sa gobyerno para sa masamang makabangon ng ekonomiya ng kanilang probinsya. I think the challenges today brought about by the pandemic call for creative solutions. We'll never have enough funds anyway. We'll never have enough resources. So we have to make do of what we have creatively. Mga Ilocano naman, very passionate po yan, matulungin. Kaya naintindihan rin naman po nila kung ano yung desisyon namin na pagbubukas. Actually, very supportive nga po sila na talagang excited na rin sila na tumanggap ng mga bisita para tumulong na rin na pasiglahin ang ating ekonomiya ulit.
government can only be effective if we have a committed population, if people will cooperate. Because if not, mahirap. That's the challenge there. So nakikiusap kami sa mga ating mga kababayan to cooperate with the government, and magtulungan po tayo para po malampasan natin ito. And on a personal note naman, let's keep the faith. This too shall pass. Let's continue to pray without ceasing. This is something that is beyond our control, but I believe that God is in control. Hindi maikakailang handang-handa na talaga ang buong Ilocos Region. Dito sa Ilocos, sir, mahigpit na pinapatupad ang safety health protocols. Umayon ko yun, pumasyarin dito, Ilocos Sur! The weavers of Nagbahalan Loom Weavers appreciates very much if you can help us, because we are really having a hard time in weaving. Thank you. Kaya ano pang hinihintay nyo? Manglukat man na dito turismo. May iliw kami amin kada kayo. May kayo dito yan. Welcome to Ilocos Sur! Bisitahin na ang makapigil hiningang tanawin sa Region 1. Mayamang kultura na sumasariwa sa nakaraan. At higit sa lahat, siguradong mapapalaban ka sa kanin kapag natikman niyo ulit ang all-time favorite Ilocan food. Malutong na bagnet at vegan longganisa. Tikman natin! Kung pasarap pa lang ng longganisa, di pa patalo ang vegan longganisa. Nag-imas! Nag-imas! Sublita kayo at dati ang panawin sa siyudad ni vegan. Handa One! In Region 1! Find the One in Region 1. Para lang po, maganahan po kayo pag pumunta kayo dito. The Department of Tourism have already inspected all the establishments here that are open, so that makasigurado po kayo na pag pumunta po kayo dito, kasama ng mga pamilya, ng mga anak niyo po, lolo, lola, ay maingat na po kayo. And on top of that, maganda po ang crisis management natin dito. Kung may magkasakit man po or magka-outbreak due to tourism, meron na pong mga systems in place ang mga provincial governments ng Region 1. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga provincial governors natin sapagkat sila po ang naging key natin sa pagkaka-unify ng border controls. Pagpasok niyo po dito, ang gusto po namin is seamless at hindi po kayo matakot no, sa borders natin. With that being said, agyamanak apo, I hope to see you in Region 1. Find the One in Region 1. Ang Presidential Communications Operations Office, Office of the Global Media and Public Affairs, ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa aming mga inihandang short documentary na layuning makapagbigay impormasyon sa taong bayan kung ano ang ginagawang solusyon ng gobyerno sa mga problemang dulot ng pandemya, kalamidad at iba pang trahedya.
Sa susunod na linggo, samahan niyo kaming balikan ang mga tinalakay nating suliranin sa aming year-ender special. Maraming salamat, mga kababayan.